maghahandle na kami isang manufacturing team. Ang problema ko, yung mga tao namin ay hindi dumadami. Dahil yung mga factory workers, ayaw nila mag-train. So, nag-start ako mag-coach sa mga tao and then develop ang maraming workers. So, sa coaching din sa T40, importante po ito. Kasi dito din nakasalalay yung pag-multiply ng maraming grupo. Pwede ko bang hingin yung isang grupo ulit para may konting demo tayo habang nag-delays ko ako. Yung kumaga dito sa harapan kanina, sila pa sa early. Ayan. Okay. So sa coaching, kasi alam ba, ito yung grupo, no? Yung mga first generation ko. So, tingnan mo sa page number 4, po po ba, tama na? Ay, hindi siya kasi ito yung page na ito. Coaching at page 3, text before. Text or second generation leaders right before the outreach Bible study, assure them of your prayers, encourage them. So, ito text natin, to remind them na nananalangin ka habang nandito sila sa field. Parang si Moses, di ba? Tinataas yung kanyang kamay, at si Joshua nandun sa labanan. So, spiritual battle kasi ito eh. At tinatext mo sila, minsan, yung member mo, lalo na kung nasa urban po yan, walang cellphone. So, pero meron silang Facebook. Opo, iba walang cellphone, pero na sa Facebook. Pwede mong ilagay yung message sa Facebook. So, before, prior to the meeting, nandawa si Pastor Rene. Pumunta na siya dun sa grupo niya. Kasi may second generation na, di ba? Pumunta na siya dun sa grupo na may second generation. Pwede mo siya i-text. Pastor Rene, I'm praying. Rene, pala, hindi ka pastor eh. Rene, I'm praying for you. Nananalangin na kasi napalakasin ka ng Panginoon. Tulungan ka dun sa bagong grupo na ginagawa mo. And then, after the meeting, at alam mong natapos na, pwede niyo siyang i-text ulit, o kaya i-Facebook mo, o email, at kumustahin siya, kumusta ang nangyari doon sa T40 meeting, sa Bible study, o OBS, at encourage niya doon sa ginawa niya. Just to remind him na pinasipoy mo siya at the same time, yung accountability, di ba? Doon pumapasok din accountability yung 7 components. Hindi lang doon sa grupo, pati sa pag-post. Kung walang load, padalan mo. Pag hindi sumasagot, padalan mo ng load. Walang load yun. Isang tip sa mga pastor. Ito po isang natutunan ko. Ako po kasi ang pastor na maraming mga activities. Meron akong activities sa ministry of fellowship ng Tagig. Meron akong activities sa training. So, ang daming activities. At nung nagpanda kayo ng T40, ang daming grupo na na-establish. Ang daming nag-start na second generation. Kaya lang, may kakulangan ako sa coaching. Importante po yung coaching. Yung DNA na establish natin sa mga mag-develop na second generation. Tandaan po natin, yung OBS, kaya may O, iba normally, Bible study. OBS outreach. Outreach ibig sabihin mga pre-believers o non-Christians po yung grupo. Kaya ang isang kakulangan ko, yung pag-follow up, maliban din sa first meeting. Pero normally, meron mga grupo talaga mag-multiply kahit hindi mo i-post. Pero may mga grupo na talagang kung na-post mo, mas ma naalalayan yung pag-multiply at saka na-establish yung DNA. Lalo na po yung first group natin, dapat ma-establish yung tamang DNA. Kasi, pagka hindi na-ituro sa grupo nito, pagka nagtanda si Arman, lumabas, iba ang DNA, wala yung 7 components ng T40 and ng OBS, yun ang gagawahin niya. Kaya, minsan na bumabagal yung pag-grow. Kasi hindi na-establish ng mabuti. Okay. Next, number 3, meet face-to-face. So, kailangan, baka si Jerby, meron siyang matatapos ng kanyang mga gawain sa labas, may second generation group na siya, pwede na
pupuntahan si Jerby. So, kung okay yung schedule mo, i-meet mo si Jerby sa 8, nakalagay dyan, after schedule allows, meet face-to-face with your second generation leaders. So, si Jerby, i-meet ko, at ito-coach ko sa dadalawin ko, apart from the regular schedule namin. Halimbawa, ang schedule namin ng T40 o Monday. So, apart from that schedule, pwede kong i-meet si Jerby, pag natapos na yung kanyang mga second generation group o yung kanyang Bible study. So, una sa lahat, mangumusta sa kanila, provide pastoral care. Jerby, kamusta na? Kamusta ka na? Personally, kamusta yung Bible reading mo? Ako po kasi ang mga leaders ko, binibigyan ko ng Bible reading guide. Yung New Testament, may checklist, pinalalagay ko din sa pader, sa pintuan, para sa kanilang binabasa nila. Accountable sila magbasa talaga. Pinakamusta ko yan. Tapos sinipo ko sa bahay, kamusta na yan, ano yung prayer, Bible reading mo. Ito na kapag walang kulay. Anong nangyari? Walang kulay yung ano. Kasi wala akong pang kulay Minsan na ganun sagot. So, health bulletin lang, lapis sa ganun lang. So, accountability. Pakiulit, accountability. So, kamusta yung provide pastoral care? Kamusta? Kamusta pala si ano? Yung anak mo? Ang pangalan ng anak mo? Wala pa anak ano? Wala pa pala anak mo. Sabi ako, Dennis, kamusta si Jeremy? May nakaraan na inuubos siya. So, meron pastoral care. At kamusta nga pala yung ano? And then, nakalagay dito, model pastoral care so that they will also do this with their new members. So, yung ginagawa niya sa kanya, pwede niyang gawin doon sa kanyang grupo, modeling. So, ito yung model. And also, number B, ask about the outreach Bible studies. O, kumusta nga pala yung meeting yung nakaraan ni Hercules? Sumagot siya yung sinabi mo sa akin, ha? Maganda yung response ng mga tao. So, kumusta siya, ano, si Nida, yung sabi mo, meron na kagad mga bagong contact, nagbabarado ng ano, ng ibang hindi sa kanyang mga kilala. Ano nangyari? Yan, hindi yung bagay. Okay, so, also, you can share a scripture with them. So, alam mo, Jerry, kanina yung Bible reading ko nasa John chapter 5. Sinabi ni Jesus doon sa mga pariseo. Ginahanap niya yung kaligtasan sa banal na kasulatan. Nasa akin ang kaligtasan. So, hindi na sa iyo na namangha ko kasi maraming tao naghahanap ng kaligtasan sa salita ng Diyos. Kung sinasabi pa naman ng Biblia, si Jesus Christ mismo ang kaligtasan natin. Yung mga pariseo, kung saan saan sila naghahanap. So, maganda yung ginagawa mo ngayon kasi ipinapakilala mo si Jesus Christ sa mga tao kasi siya talaga ang kaligtasan. Kaya yung ginagawa mo ngayon mga Bible studies, parang tutulungan ka ng Panginoon. Kasi yun ang discern mo sa iyo na humayo. Pinag-aralan natin nakaraan, Matthew 28. Iba na alala mo? Okay. So, also pray with them. Sige, Jerby, pray na tayo. Yung sinabi mo kanina si Joey, yung anak mo, kunyari anak mo. Pag-pray natin, tapos yung pangay lang sa bahay. At pag-pray din natin yung mga Bible studies mo, lalo na si Nida, natabi mo, active na yun, pati si Mercy, ipanalangin natin. Tapos doon sa prayer list mo, di ba, pag Tuesday, ipag-pray yung mga Bible study at Bible study members natin. So, di ba, ito yung mga active na, ano mo, na mga makita mo ng potential na leader, so, di ba, araw-araw natin silang ipag-pray. Okay. So, ipapanalangin na siya, and then you could meet with them before or after the main ODS that they are a part of. So, ito pong paraan, thank you, Jerby. Halimbawa, bago mag-Bible study, hindi mo ma-effect. Pwede, bago mag-Bible study, alam mo si Arman, ay si RJ, alam mo, New Hercules, ang meeting niya, alas 6, yung kanyang new generation. Bago mga alas 4, pwede ka magkaroon ng schedule sa kanya. Ajit, pwede tayo mag-meet ng alas 4, no? Bago yung Bible study mo. At in-meet mo siya. And then, pwede mong encourage siya at ipanalangin. Kaya tumutupay ko si RJ mamayang schedule mo ng alas 8. Tapos, kung pwede mo ba yung materials mo, meron pa akong extra materials dito. So, and then after, pwede mo rin ipalo at after ng Bible study, kahit wala ka doon, mga alas 8 nila, di pagagaling mo sa office, follow up mo si RJ na, RJ, kami sa'yo nangyari kanina. At ano mga gandang bagay na nangyari sa makikwento na siya, tapos you end it with prayer. Okay? So, number 4, alagaan. By multiplying outreach Bible studies through new believers,
mabilis dadami ang mga miyembro. Hindi natin kaya alagaan silang lahat. Ngunit alagaan natin ng mabuti ang mga second generation leaders. So, sabi nga nito yung Diyos kanina, hindi lahat ng kulay biyo kanina ay maalagaan mo. Kasi may trabaho ka rin, ibang ministry ka rin. Kaya lang yung mga aktibo, si Arman, si Jerdy, yung mga active generation, second generation leaders, pwede mas maraming panahon sa kanila. At meron din na ibibigay ng iba't ibang resources para sa kanila. Ayun. Okay. So, ang pag-usapan na, ano, sa yung second generation week, sa yung Bible study, kung ito yung lahat yung second generation, hindi na mag-get sa kanila, atin na yun. So, yung sa Bible study niya, ano, what's working well? What's not working? Ano ang problema? Ano ang magandang resulta? Ano ang nakikipinan niyo? Kasi kaya naman yung mga natin, maragang ngayon sa mga natin, dito, sa ibang lahat, ganun-ganun. So, at this level, we get the new leaders together, meet them, so learning from one another, supporting one another. Mga kapatid, ano yung sabi? Di ko pa nagawa. Di ko pa yung nagawa. This from this I can go in. This from this photo, wala pa akong time. Ang photo, sinasain ko, hindi namin kapatid ko. Sa pwede sa video nito. Pero kapag mo din yung every other week, mas may time ako, tinunod ko sila. Kaya this from this I can go in, hanggang na sila. Wala akong time. Pero gagawin ko. Kung may time kayo, pwede gawin. Ang ginagawa ko ay one-on-one. Yung main Bible study namin is Sunday at 3 o'clock. Darating na po doon mga 3 o'clock. Of course, 10 minutes. Learning, 10 minutes. Learn, 10 minutes. After 3 to 5, yung gawa kami ng Manila, 5:30 to 5:45. Kaya siya away, 5:45, and 6 to noon. So, hindi maganda ba? Pero Bible study sa kanila. Pero lalo maganda, yun nga is the group of you. Yata, yata. Gagawin ko. Siguro mas kuna kayo ang gagawin. So, ito ay kalaway ko ay magandang yato na sarili natin gawin for the facilitating of the second generation week. Okay, so yun tayo sa page 4. Use the main OBS to monitor the second generation leaders. Yan ang pwede natin gawin si Brado. So yung first OBS niya, so dito yung first generation OBS na. Family, Sunday, 3 o'clock. Monday lang na ang first generation believers. So, you can use the main OBS to monitor the second generation believers. Pag may Bible study every Sunday, isang pag-usapan, and it's right in our guide, for every Bible study guide. Isang pag-usapan, kanunin ang mga mag-grupo, kung kanunin grupo nila. Every Bible study, ginagawa lang. Every Bible study, learning, kung isang grupo nila. Learning, kung isang grupo nila. Nanunila, kung isang grupo nila. Puyaway, kung isang grupo nila. Talam, kung isang grupo nila. Sila nga ang ito. So, we are there. Sama-sama na sila. So, yan ang isang madaling parang mahitin sa ating schedule. Para malang naman. So, it's just kumusta, happy day, maraming maganda. Counting hope yun ang problema, pero kung hindi yung gap. At least the people in touch sa lahat ng second generation at yung malaking oras sa atin. Okay po ba? Ano lang po ba? So yan yung dito, use the main idea sa mga sa second generation dito. Nandiyan na sila. Umatang sila. For their TV, parang gagawin dyan, monitoring sa mga sa second generation. Okay, other suggestions. Okay. Sino po ba sa inyo, meron na kayo second generation group. So, nabuksan nyo yung OBS, meron na kayo yung membro, meron na siyang tawag na grupo. Kung meron na kayo yung second generation OBS, pwede po bang tumayo? Multiple generations at one and the same level.
kaya mga kapatid, God is satisfied with this generation's growth line. God is satisfied with this generation's growth line. Amen. For 27 years, you guys have been involved in this funding, and I was satisfied with anything around. For 27 years, you have been out of order. I did this. So, what do you think? Ang bagal mo, ang kalat. Saan mo sinula ako kaya may bata sa akin? Itinig na ako. Ngayon lang, nakita ako sa aking ginawa. Hindi ko ginawa mo eh. Basta ako ay hindi na ngayon. At hindi mo diyan satisfied. Pero ngayon, I'm not satisfied with this generation growth line. Not satisfied. Kaya nga, sa aking ginawa. Ang mga kapatid, satisfied na ba kayo with this generation growth line? Sigurado ba? Satisfied ba kayo with this generation growth line? Hindi pa rin niniwala? Will you be satisfied with this generation growth by addition? Will you be satisfied? Maraming sa inyo, satisfied with this generation growth line? Kagaya ko nung kapag buhay. Satisfied na. Hindi na, ayaw ko na. Mas magaling ito, second generation and beyond. Pwede ko ba? Lahat ay sumayo. Ito ang pinag-usapan natin noong una. That is set the right pattern from the start. Set the right pattern. Captain Costa Pablo, join me following my example and observe those who walk according to the pattern. We have enough. Captain Costa Pablo, follow the pattern. We have enough. One pattern, yeah. You understand me? What do you see? The things you've heard from me, the pennies and money registers, you can cross the face for me, or you can go out there. One pattern, yeah. Kaya ang kailangan natin, we need to have the right pattern from the start. Kung nasa isa lang tayo, mga ating mga idea. Kung isa-tanin natin ang maling pattern, yan yung ulitin. Kung isa-tanin natin ang maling pattern, yun din ang ulitin. No more growth by most location. Yan ang nangyari, yan ang magiging pattern. Ang kapatid, pag natin kalagan. A different pattern. A different pattern. Sa first idea. Bago man lang na tayo, mahilang sila sa iyo. Sa kapatid, sa kapatid. Ang maganda dito, sa kapatid nito, hindi lang yung pattern yung Apostle Pablo. Mga ginagawa. Sabi ng Apostle Pablo, join and follow in my example and observe those who walk according to the pattern you have enough. Those. Hindi ibig sabihin, hindi siya lang. Sabi ng pattern ko, pattern namin. Don't tell me any of those who follow the pattern. Let's look at them. Here's what happened. Set the right pattern. Right from the start. Sabito, bottom of page 4. He started the pattern of first generation OBS only as work will stop very quickly. You haven't got it on. The function one, the bottom of page 4. 30 numbers, 40 numbers, 50 numbers, 10 days in a month. After 50, you know them all the way. Function one. How much love you doing? How much love you doing? Because the business is just much better. And there's no time for this result. It's just a different kind of detail. How much love are you doing? What not? There's a better way. That's about that is the most efficient. Okay, page 5 is out of it. Page 5. After 1. So based on everything discussed, what are the most important next steps that you will take to start second generation groups and beyond? Patay sa lahat ng nag-iusapan. Diyan sa inyong church, ano ang gagawin? Di alalo kayo. Nakagawa na kayo na ganyan tayo sa story sa lang second generation. Anong gagawin na? Para magkayo ng second generation. May nang idea sa pag-impisa na yan. Start tayong maayos. So, this week, ano mga action steps na gagawin? Besides second generation groups. Okay? Pwede ko ba? This is first place. Tatalakayin natin for the next 5 minutes. Pwede ko.
pero que va a ser muy importante cuando no hay una sociedad en la suficiente de la no va a ser un poco de la gente. Y después, ya en este grupo, vamos a hablar de la gente.